sa ating headlines. Panukalang 5.768 trillion peso national budget para sa 2024, sinimula ng himayin ng Senado. Tourism Department, pumirit ng dagdag na pondo. Ilang ahensya ng gobyerno na may mababang budget utilization, pinagpapaliwanag ni Pangulong Marcos Jr. Karagdagang 2 piso na aumento sa pasahe, pag-aaralan ng LTFRB. Sa police beat, isa sa 6 na pulis na sangkot sa pagpatay sa Binatilio sa Navotas, may dismissal order na noong pang 2020 ayon sa Napolcom. Isa patay, 8 sugatan matapos araruhin ng rumiresponding fire truck sa Tondo, Maynila. At sa balitang abroad, 10 hanggang 20 biktima ng wildfire, asahan kada araw matapos umabot sa halos 100 ang patay sa malaking sunog. Magandang gabi, Pilipinas, kung mahal. Detalyo sa mga pangunahing balita. Sinisimula na ho ang pagbusisi ng 2024 National Budget ng Senado. At dahil dyan, agad na dumepensa ang National Economic and Development Authority o NEDA na hindi government spending ang dahilan ng pagbagal ng ekonomiya ng bansa. Taliwas naman ito sa pagkakaalam ng ilang mga mambabata. Si Mean Corvera sa balita. Sinimula ng himayin ng Senate Committee on Finance na pinamumunuan ni Senator Sani Angara ang panukalang 2024 national budget. Aabot sa 5.768 trillion ang pambansang budget para sa susunod na taon. Mas mataas sa 2023 budget na 5.268 trillion. Sa budget hearing, nakastigo ang mga miyembro ng Development Budget Coordination Committee dahil sa paghina ng ekonomiya o pagbaba ng gross domestic product ng bansa dahil sa mabagal na paggastos ng gobyerno. Sa datos ng NEDA, bumaba sa 4.3% ang GDP rate o paglago ng ekonomiya sa second quarter ngayong taon kumpara sa 6.4% sa unang quarter ng 2023. Ayon kay Senator Loren Legarda, naglalaan ng pondo ang Kongreso pero bakit hindi maayos na ginagastos ng mga ahensya ng gobyerno? Question ng Senador, paano niya makakamit ang target na paglago ng ekonomiya kung mabagal ang paggastos ng gobyerno? I'm glad you pinpointed, sir, on the decline in government spending or underspending. This is the term that we always don't like to hear. And when SOF was then SDBM, he also did never like to hear that, right? Because what we allocate must be obligated and disbursed and utilized and implemented for the good of our people, sir. So, since you mentioned that the downtrend in GDP growth for the first quarter, more particularly on the second quarter, more particularly in the first semester, is due to the decline in government spending, could you kindly, and anyone from the economic team can answer this, explain to the committee what triggered the reduced spending by government? And my next question will be, is our cash disbursement for the semester on target? Depensa ng Department of Budget and Management, isa sa dahilan ng pagbagal ng paggastos, lalo na sa social services, ay ang ginagawang pag-validate sa listahan ng mga beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. In general, this is due to the ongoing implementation and procurement of programs, activities, and projects of various agencies at this time of the year. Based on preliminary data and coordination with implementing agencies, the low disbursement against program was primarily attributed to the following. For example, 4 pieces of DSWD, as well as the profiling
and evaluation of target beneficiaries. Ayon sa NEDA, hindi lang ang government spending ang dahilan ng pagbagal ng ekonomiya. Malaking factor raw dito ang mataas na presyo ng bilihin at serbiso na dulot naman ng mga bagyo at natural hazard. I think that a big part now of the current inflation is domestic, and that's how we are managing our food supplies, our non-food items like electricity. And it does appear that that the food inflation is decelerating. We are learning from the lessons that we had in managing food supplies. Logistics is improving. And so I think that we can achieve a further deceleration of inflation, Madam Chair. Sisikapin ani ng pamahalaan na ibaba ang inflation o presyo ng mga pagkain hanggang 3.2% pagdating ng 2025 sa pamamagitan niya ng pagpapalakas ng food production. Based on our calculations of the underspending by agencies, we are expecting another 0.3 from cuts of spending on public construction and 0.5 percentage points from cuts of spending on MOE and PS, so that will add 2.8 percentage points. So the 6.6 is very much achievable, assuming that with those other risks that I mentioned earlier, you don't have another major typhoons that can damage a big part of our economy. Pero sabi ni Senator Coco Pimentel, hindi naman ramdam na mahihirap ang sinasabing pagbaba ng inflation at target na paglago sa ekonomiya ng gobyerno. Hanggang ngayon kasi anya, marami sa ating mga kababayan ang hikahos at naghihirap. Sana ramdam talaga yung pagbaba ng presyo ng pagkain ng ating mga kababayan. So, yun ang kita nila. So, some figures are really detached from the daily concerns of our people. May Angkor Vera para sa mata ng agila, matatag, matapang, matapat. Samantala, nakukulangan naman ang Tourism Department sa pondong inilaan sa kanila ng gobyerno para sa susunod na taon. Ito'y matapos tapyasan ang kanilang pondo ng halos 20%. Kunin natin ang live report ni Vic Suminta. Vic. Alex, dahil tuluyan ng nagluwag ang health protocol na ipinatutupad ng pamahalaan matapos na luwagan itong pandemya ng COVID-19, ganun din ang pagbubukas na ng ekonomiya ng ating bansa. Itinuturing ngayon na ang sektor o industriya ng turismo ang siyang inaasahan na isa sa magbabangon sa nalugmok na ekonomiya ng ating bansa. The ASEAN region in particular. Umapila si Tourism Secretary Cristina Prasco sa mga mambabatas ng bababang kapulungan ng Kongreso na marikonsidera pa ng mga kongresista ang kanilang 2024 proposed budget. Ginawa ni Secretary Prasco ang pakiusap sa deliberasyon ng budget ng Department of Tourism o DOT sa House Committee on Appropriations. Sinabi ni Prasco na nagkaroon ng 20% na pagbaba sa panukalang pondo ng DOT para sa susunod na taon. And so very early on in the administration, we set out to do the task of listening. We traveled across the Philippines and around the world trying to obtain insights from our counterparts, stakeholders, local government officials, tourism players from the global, regional, local, and communities to appreciate what are the struggles currently being faced by the industry and what immediate, medium, and long-term strategies the government could introduce as it enters this new age of tourism. Ayon kay Prasco, mula sa kasalukuyang 3.73 billion pesos ngayong taon ay ginawang 2.99 billion pesos lang ang pondo ng DOT na inilagay sa 2024 proposed national expenditure program. Binigyang diin ni Prasco na batay sa pahayag ng mga economic managers ng pamahalaan, ang turismo ang isa sa nangungunang sektor na may malaking ambag sa economic growth ng bansa. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority,
Authority o PSA 6.2% ang ambag ng turismo sa gross domestic product o GDP ng Pilipinas. Ibinida ni Prasco sa unang anim na buwan ng taong kasalukuyan ay umabot na sa 3.4 million ang foreign tourist arrival sa bansa o 71% ng kabuuang 2023 target na 4.8 million na foreign tourist arrivals. Alex, iginit naman ni Secretary Prasco na patuloy na isasagawa ng Department of Tourism ang matinding kampanya sa mga tourist destinations sa ating bansa para makahikayat pa ng karagdagang mga dayuhang turista na papasok sa Pilipinas. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, bago nakarating sa Kongreso ang naturang national budget para sa taong 2024, di ba dumaan mo na yan, tinanong ang bawat kagawaran, bakit hindi niya pinakiusapan ang DBM ukol doon sa kanilang budget? Alex, mukhang nung duman ito sa Development Budget Coordinating Committee, yung DBCC, na binubuo ng mga economic managers sa pangunguna ng Department of Budget and Management, mukha yatang hindi na ipagtanggol ni Secretary Prasco yung talagang pangangailangan na hindi dapat tapyasan ang pondo ng Department of Tourism, dahil ito nga yung sinasabing inaasahan na isa sa magbabangon sa ekonomiya ng bansa natin, Alex. Okay, at dun sa pagdinig, meron bang nabanggit si Secretary Prasco kung bakit niya gustong dagdagan pa ang budget? Meron ba siyang pagagandahin ng mga tourist spots dito sa bansa? Ang sinasabi niya doon, Alex, doon sa ambos interview sa kanya, gusto niyang i-promote yung iba't ibang mga tourist destination dito sa ating bansa. Pero alam mo, Alex, di ba nagkaroon ng kontrobersiya doon sa kanilang campaign na slogan na Love the Philippines, na kung saan ito'y umani ng matinding pagbatikos dahil nga sa paggamit ng piniratang mga videos na hindi naman dito sa ating bansa nang galing, kundi galing sa iba't ibang mga bansa, Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Vic Sumintak. Mata natin dyan sa Kongreso. Samantala, matapos questionin ng ilang mambabatas ang mabagal na paggastos ng pondo ng pamahalaan sa pagbibigay serbisyo sa publiko, ilang ahensya ngayon ng gobyerno ang pinagpapaliwanag ni Pangulong Marcos Jr. kung paano ginagastusan ang kanilang mga proyekto. May live report si Eden Santos. Eden. Tama ka dyan, Alex. Pinagpaliwanag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang ahensya ng gobyerno kung bakit may mababa silang budget utilization. Kabilang na dyan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at ang Department of Labor and Employment o DOLE. Hangad ng BBM administration na tugunan ang underspending ng gobyerno sa unang bahagi ng 2023. Sa ipinatawag na sectoral meeting sa Malacañang na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tinalakay ang mababang utilization rate ng mga ahensya ng gobyerno. Pinag-usapan din sa pulong ang mga hakbang upang mapabuti ang paggamit ng budget ng mga ahensya at iprinisinta ng mga ito ang kanikanilang cash-up plans para mapabilis ang paghahati ng social services sa mga Pilipino. Binigyang diin ng Pangulo na ang issue ng underspending ay napakahalaga at ipinag-utos sa lahat ng mga ahensya na huwag mahulog sa maling landa sa paggamit ng kanilang budget at i-maximize ang paggasta para sa kanilang tukoy na priority areas. Sa press briefing sa Malacañang, kapwa naman inami ni na Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma at Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na kabilang ang kanilang mga ahensya sa may mababang budget utilization. Tatwira ng mga ito, may iba't ibang dahilan kung bakit mababa ang kanilang utilization rate, particular na sa Tupad Program at Four-Piece Program. At naipaliwanag namin bukod dun sa pagpapakita ng aming catch-up plans na kinakailangan namin na magkaroon ng masusing profiling ng mga intended na beneficiaries upang matiyak na yung mga pondo na nakalaan sa programa ay mapupunta at may pagkakaloob doon po sa ating mga kababayan na eligible under the program, and then kailangan din na matiyak namin na ang mga tamang documentation na laging hinahanap po ng COA ay aming pong maisasagawa, nang sa ganun naman yung naipagkaloob na pondo sa atin ay talagang maukol doon sa dapat niyang pagkagastusan.
kaya medyo meron lang tayong delay sa disbursing this year dahil kung matatanda natin, ang basis ng 4Ps ay yung listahanan. And the last listahanan 3, was conducted ng period of 2019-2020. These were the COVID years ng lockdown. Gid pa ni Gatchalian na may 1.4 milyong benepisyaryo ng 4Ps ang isinasailalim sa reassessment dahil sa nangyaring COVID-19 pandemic. So ang nangyari doon, merong kulang-kulang na 700,000 na pamilya na natag na initially before the lockdown happened na hindi na sila poor. Pero pagtapos ng COVID, bumalik sila sa departamento at sinabi nila na bumalik kami sa kahirapan dahil nawalan kami ng trabaho, nagkaroon ng effect sa pamilya namin ng COVID. So nag-request sila ng reassessment, that 700,000 families. Another 700,000 families, more or less, thereabout, ay mga pamilya na hindi na assess dahil nag-lockdown na, hindi nakalabas sa labas yung mga assessor natin kasi remember survey based yan eh. So hindi sila nakalabas dahil lockdown na. So pag pinagsama tong numero na to, we're looking at close to around 1.3 to 1.4 Filipino households, families. Gayunman, tiniyak ng DSWD na sa darating na Setyembre ay tatapusin ang reassessment sa 1.4 milyong benepisyaryo ng 4Ps. Alex, gaya ng Dole, kumpiyansa pa rin ang DSWD na kaya nilang mahabol o maipatupad ng epektibo yung iba't ibang programa ng kanilang ahensya sa pamamagitan ng kanilang inihandang catch-up plans. Alex? Okay, maraming salamat sa iyo, Eden Santos. Mata natin dyan sa Malacanang. Samantala, kinwestiyon ng ilang senador kung bakit patuloy na lumulob ang utang ng Pilipinas gayong tapos na ang pandemya. Depensa naman ng economic managers ng palasyo, malaking bahagi ng utang ay sinasabing inilaan sa mga infrastructure investment. Si Mian Corvera para sa Balita. Iminungkahi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na dagdagan ang anak ng mga Pilipino para dumami raw ang magbabayad ng utang ng Pilipinas. Ang mungkahi ay ginawa ni de la Rosa sa gitna ng budget deliberations ng Senado para sa panukalang 2024 national budget. Nag-aalala si de la Rosa ano ang tugon ng gobyerno sa lumulobong utang ng Pilipinas dahil hindi pa ani ipinapanganak ang isang Pilipino baon na sa utang. Mas maganda siguro kung mas maganak tayo ng maraming anak. Kasi para lumaki yung population natin at pag lumaki yung population, mas marami yung maghahati-hati sa utang, mas bababa yung per capita na utang natin sa yung simpleng pinubre ba? Pinubre na pag-iisip. Mga anak din mas marami para yung per capita debt natin bababa. Tanong ng mga senador, wala nga bang dapat ipangamba ang mga Pilipino kung lubog na sa utang ang Pilipinas? Is that okay? Pagsabihin natin sa mga Pilipino na huwag kayong magpanik dyan, utang lang yan. Wala namang, sabi nila, wala na kukulong sa utang. Pero sa totoo, maraming pobre na kulong sa utang. Hindi rin nakalusot kay Senator Aimee Marcos ang isu ng malaking utang ng bansa. Question niya, bakit patuloy ang ginagawang pangungutang gayong tapos na ang COVID-19 pandemic? Kailangan ipaliwanag natin sa ating mamamayan bakit lumulobo yung utang. Dahil at the height of the pandemic in 2020, the country borrowed a total of 2.74 trillion. Nandito na tayo 2024 and we will borrow a total of 3.081 trillion. Ang tanong ng taong bayan, bakit pa nangungutang na napakalaki na lampasan na natin yung pandemya. Depensa naman ng mga economic managers ng palasyo, malaking bahagi ng utang dinadala sa mga infrastructure investment. Mga ordinaryong Pilipino rin daw ang makikinabang dito dahil lilikha ito ng trabaho, magkakaroon ng pondo para sa libreng edukasyon, pampa-ospital at social protection. Paglilinaw pa ng kalihim, tumigil na sa pangungutang ang Pilipinas para sa bakuna laban sa COVID-19, katunayang may mga isasauli pang pondo sa mga international lending institutions. Patuloy po tayong nanghihiram for the infra. I think if I'm not mistaken, 20% po ng ating budget, 20% is infra. 21.6.
Iginita man ng National Treasury na kailangan nating mangutang para tustusan ang pangailangan ng mga Pilipino. Sa kanila raw projection, maaaring lumobo pa sa 15.8 trillion ang utang ng Pilipinas sa susunod na taon, pero walang dapat ipangamba ang taong bayan. We will also look at our debt profile. Yung pong ating debt profile, meaning to say po, ano ba yung structure ng ating debt? So we will say na it is very resilient. Why? First, very manageable at sustainable po ang ating debt. May Ann Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapa. Samantala, matapos dumaan sa balitaktakan na plansya na rin sa wakas ng Kamara ang problema sa Military and Uniformed Personnel o MUP Pension Fund Reform. Ito'y makaraang mapagkasunduan na gawin na lamang 30% o 3% ang salary increase ng mga MUP sa susunod na 10 taon. Si Vic Sumintak nagbabalik. Nagkasundo na ang economic managers ng Kamara at Military and Uniformed Personnel sa forma ng panukalang MUP Pension Fund Reform. Ayon kay Congressman Joy Salceda, Ad Hoc Committee Chairman, ang napagkasundong versyon ng panukala ay 3% na salary increase ng mga MUP sa susunod na 10 taon. Magiging 57 na rin ang retirement age sa lahat ng MUP na kinabibilangan ng AFP, PNP, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, BJMP, Bucor at maging NAMRIA. Mananatili din ang indexation na katumbas ng 50% ng kanilang comparable rank at ang pagkakaroon ng lump sum para sa mga PNP personnel na mas mababa sa 20 taong nagserbisyo, gayon din ang pagkakaroon ng magkahiwalay na trust fund para sa AFP at non-AFP MUP, pati na ang sub fund para sa mga indigent o disadvantaged MUP sa ilalim ng trust fund. Pumayag na rin ang mga MUP na magkaroon ng contribution. Para sa active personnel, magsisimula ang kanilang contribution sa 5% sa unang 3 taon at tataas sa 7% at 9% matapos ang 3 taon. Ang government share naman ay magiging 16%, 14% at 12%. Pero ang mga new entrants, otomatikong 9% agad ang magiging kontribusyon. Sinabi ni Salceda, dahil sa tulong ng fiscal engineering mula sa dating 9.6 trillion na projected funding para sa MUP na pensyon ay naibaba sa 2.29 trillion na lang. Nilinaw naman ni Salceda na kailangang maipasok sa 2024 budget ang dagdag na 70 billion pesos na siyang bahagi ng 12% contribution share ng gobyerno at ang 7 billion para sa 20-year service lump sum ng PNP at BFP. Yung the funds should also be resilient and should be responsive to the needs of the pensioners. So, sinasabi ko nga kasi based naman sa empirical evidence, isang study po na 72% talaga ng pensioners move on to new careers and new businesses. So the 32% yun, siyempre kailangan isang alang-alang, paano naman kung di talaga nakamove on, di ba? Okay, sama po yung provision for sub-fund for what we call disadvantaged pensioners. Disadvantaged pensioners. Vic Sumintak para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Sa iba pang balita, nilinaw ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na nabasura na ang hirit na pisang rush hour fare hike. Bagkus ang 2 pesos sa dagdag singil sa pasahe sa jeep ang kanila ngayong pinag-aaralan. Si Jim Tejano para sa balita. Pag-aaralan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang hirit ng ilang transport group ukol sa karagdagang aumento sa pasahe sa mga public utility jeepney. Ayon kay LTFRB Chairperson Attorney Chopi Loguades III, kinikilala nila ang karapatan ng mga chopper at operator ng PUJ hinggil sa nais nilang dagdag singil ng mga ito. Ayon sa ahensya, kinakailangan munang dumaan ito sa masusing pag-aaral kung pagbibigyan o hindi ang kahilingan ukol sa hirit na dagdag pasahe sa PUJ. Magugunita nitong nakaraang linggo nagsumite ng request for fare increase nationwide ang ilang grupo ng transportasyon hinggil sa hirit nilang dagdag na 2 piso sa pasahe. Kabilang sa mga nagpasa ng petisyon ay ang Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o LTAP.
Stop and Go Transport Coalition Incorporated at Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of FEJUDAP, maging ang grupong Piston. Ito'y dahil na rin anila sa patuloy na pagsirit o sunod-sunod na pagtaas ng presyong petrolyo sa merkado. Halos 11 buwan na matapos ang bagong fare metrics sa mga pampublikong transportasyon, kabilang ang PUJ na mula sa dating 10 pesos ay naging 12 pesos dahil na rin sa iba't ibang kadahilanan. Samantala, ibinasura na ng ahensyang naunang hirit na pisong dagdag sa pasahe, partikular kung rush hour. Jim Tihano, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Samantala, matapos ang sunod-sunod na pagtaas ang presyo ng mga produktong petrolyo, isa pang dagdag pahirap sa mga motorista. Dahil simula sa 21 ng buwan ng Agosto, ipatutupad na ang taas singil sa toll sa Cavitec. Si Vin Pascua sa balita. Epektibo na sa Lunes, Agosto 21, ang pagtaas ng toll sa Manila Cavite Expressway. Ito ay makarang aprubahan ng Toll Regulatory Board ang rate adjustments nito. Sa isang statement, sinabi ng Cavitec Infrastructure Corporation ng toll hike na pinapayagan tuwing 3 taon ay nasa 2 piso hanggang 25 piso. Sinabi ng CIC, kasama ang Philippine Reclamation Authority na naghain ng petisyon ang kumpanya para sa periodic toll rate adjustments para sa R1 Expressway o sa Seaside to Zapote at R1 Expressway Extension Segment 4 o Zapote to Kawit sa TRB noong 2017. Simula Agosto 21, mula Seaside hanggang Zapote, ang bagong toll ay mula 33 pesos hanggang 35 pesos para sa Class 1 vehicles, the regular cars at SUVs, mula 67 pesos hanggang 70 pesos para sa Class 2 vehicles na buses at small trucks, at mula 100 pesos hanggang 104 pesos para sa Class 3 vehicles o large trucks. Samantala, ang mga motorista na bibiyahe mula Zapote hanggang Kawit ay sisingilin ng 64 pesos hanggang 73 pesos para sa Class 1 vehicles, 129 hanggang 146 pesos para sa Class 2 vehicles, at 194 hanggang 219 pesos para sa Class 3 vehicles. Sa hiwalay na statement, sinabi ng TRB ng toll hike ay inaprubahan matapos ang masusing pag-review at pagsunod ng CIC at PRA sa itinakdang procedures at requirements upang mapagaan ang epekto sa public utility vehicle drivers at operators. Sinabi ng CIC na i-reactivate nito ang Abante Card Program na magpapahintulot sa kanila na magbayad ng lumang toll rates ng ilang buwan. Ang CIC ay subsidiary ng Pangilinan LED MPTC. Vin Pascua, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapot. At susunod, Commission on Election mas pinigting ang kampanya laban sa vote buying. Poultry products mula Netherlands bawal pumasok sa bansa dahil sa bird flu outbreak. Detalye sa pagbabalik po yan ng Mata ng Agila Primetime. Wala akong balak na tanggapin ka bilang maging son-in-law ko. Kaya ang mabuti pa, layuan mo na si Suji. Ah, andun na siya. Ang paghahanap ng bagay na boyfriend ni Suji. Sa tingin mo ba gusto kong pumunta rito? Nanginis ka ba talaga? No! Magbabayad ang pamilya mo dahil ginagalit mo ako! Mauuwi sa disgrasya. Oo, ginagalit kita! Eh ano ngayon? Ang lakas ng loob mo! Buti na lang to the rescue si Chondong. Alis na! Alis, dali na! Pag hindi ka umalis, tatawag ako ng security. Dali na, lumabas ka na! Ano sa tingin mong ginagawa mo? Siya ang anak ni President Wang. Ano? Magmula ngayon si Santi ka na. Si Santi po? Paano na? Ano nangyayari dito? Kaya ba ni Chondong i-rescue si Yo Won? Unwanted Family, Monday to Friday at 9 p.m. dito lang sa Net25. Ano na laking dalawa? Ha? Ha?
Ligtas mo sarili nyo! Bakit? Nahiya ko sa short. Nahiya ako sa short. Puro na kayo. Pumusap tayo. This is Fast Interrogation with Tito Guru. Love life all career. Diretso lang. Ready? Opo. Get your arms up. Ano? At para mas palakasin ang kampanya laban sa vote buying, maglalabas ang Commission on Elections o COMELEC ng resolusyon para atasan ang mga pulis at militar na arestuhin ang mga masasangkot sa naturang ilegal na aktibidad sa panahon ng eleksyon. Report mula kay Madeline Villar Moratilio. Mas magiging agresibo na ang Commission on Elections sa kanilang kampanya para labanan ang vote buying at selling. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, maglalabas sila ng resolusyon na pinapayagan na ang mga pulis o militar na mang-aresto ng mga mapapatunayang sangkot sa pamimili o bentahan ng boto kahit umiira lang election period. Kung sa dati-dati pong patakaran, hindi pwede mag-aresto ang mga pulis, ang PNP, sa period ng campaign, sa ilalabas namin guidance bilang pahapyaw lang po, papayagan namin silang mag-aresto, especially kung yung tao ay caught in flagrante delicto, caught in the act, ika nga. Pagka yung isang tao ay nadaladalang 500,000, we will presume that person is being to be involved in vote buying. Or yung mismo mga kandidato na nagkukumpul-kumpul yung mga kababayan natin doon, we will presume that candidate as being involved likewise in vote buying. Yan yung mga mararahas na kinakailangan gawin ng COMELEC para lang patunayan natin ang ating laban sa pamimili ng boto at pagbebenta ng boto. Kung huli sa akto ang pagbebenta o pagbili ng boto, pwede rin silang arestuhin kahit na walang warrant. Tiniyak naman ni Garcia na handa sila sa COMELEC na humarap sakaling may kumwestiyon nito sa Korte Suprema. Pero sa ngayon, isinasapinalpa ng COMELEC ang magiging guidelines, lalo tinitignan din nila ang posibilidad na maisama maging ang mga gumagamit ng digital wallet para sa vote buying. Bahagi ito ng preparasyon ng COMELEC para sa barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre. Kaugnay niyan, kanina lumagda na rin sa isang memorandum of agreement ang COMELEC, Philippine National Police at Philippine Coast Guard para matiyak ang kaayusan at seguridad sa gagawing BSKE. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda, sinimulan na nila ang paglilipat ng kanilang mga personnel para maiwasang maka-impluensya sa halalan sa kanilang mga nasasakupang lugar. Tiniyak din niya na mula sa mga gagamitin sa eleksyon hanggang sa araw ng botohan, magbabantay ang pulisya. Yung mga election materials hanggang sa source, hanggang sa makarating sa presinto. So it is our duty to protect na mababantayan yan, hindi mawawala. And then I deliver, habang nagkakandak ng boto po, we will secure the precinct and also we make sure that during the periods na may mga during the election period ay lahat ng election laws ay ipatatupad. May mga binabantayan na rin anya silang lugar na posibleng mailagay sa areas of concern kaugnay ng darating na halalan. Kabilang rito ang Negros Occidental at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon sa PNP, may 27 lugar ang nakabilang nasa red areas of concern. Ibig sabihin, may history na rito ng mga karahasan tuwing eleksyon. 232 naman ang nakasama sa orange o dati nang nagkaroon ng election-related incidents at banta ng armed groups. Habang 4,085 naman ang nasa yellow o dating nagkaroon ng election-related incidents. Sa susunod na linggo, magkakaroon ng command conference ng COMELEC, PNP at Armed Forces of the Philippines para plantsahin ang seguridad sa BSKE at mga lugar na isasama sa areas of concern. Sa panig naman ng PCG, tiniyak ni Commandant Admiral Artemio Abu na sisiguruhin nila ang ligtas na pagbiyahe ng election para Fernelias, lalo na sa mga isla. Madeline Villar Moratilio para sa Matanang Agila. Matatag, matapang, matapat. Sa kaugnay na balita, mahigit sa 4,000 mga lugar ang kinukonsidera ng Philippine National Police bilang areas of concern o nasa yellow category, habang 27 areas naman ang maaaring maging red category o
isa sa ilalim sa COMELEC control para sa barangay at sangguniang kabataang elections na itinakda sa October 30. Ayon kay PNP Deputy Chief for Operations Lieutenant General Michael John Dubra, kabilang ang mga nasa red areas ay ang Maguindanao, North Cotabato, Basilan, Sulu at ilan pang special geographic areas. Mayroon pang 323 areas na maaaring ilagay sa orange category at 37,683 sa green category. Gayunman, kanila pang isusumite ang kanilang assessments sa Commission on Elections para sa approval. Ang red category ay nangangahulugan ng matindi ang karahasan. May banta mula sa rebelde, madalas na political rivalries at maaaring isailalim sa COMELEC control. Sa orange category naman ay mayroong presensya ng rebelde na tinaguri ang areas of immediate concern. Ang yellow category ay kombinasyon ng presensya ng armed groups, nagkaroon ng karahasan sa nakalipas sa dalawang eleksyon at mayroong political rivalries at tinawag na areas of concern. Habang ang green ay nangangahulugang may mapayapang halalan. At kaugnay niyan, tiniyak na rin ng Commission on Elections sa COMELEC na makaboboto sa darating na barangay at SK elections sa October 30. Ang mga kababayan nating inilikas at patuloy na nananatili sa mga evacuation centers hanggang ngayon. At ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nakatanggap sila ng ulat mula sa kanilang local offices na may botante ang inilikas dahil sa patuloy pa rin pong pag-alburuto ng Bulkang Mayon at Taal. At ayon kay Garcia, kung napaloyo sila sa kanilang lugar, handa ang COMELEC na dalhin ang polling centers sa mga evacuation centers. Wala naman na anyang problema kung walang dalang ID ang mga ito dahil may records naman sila sa COMELEC office. Sa iba pang balita, pansamantalang tumigil sa pagbili ng lokal na palay ang ilang rice traders sa Bukawe, Bulacan. Dahil ng mga rice traders sa Industrial Estate at Golden City Business Park, sobrang taas na ang presyo ng mga palay. Sa pahayag ng ilang traders, suminto na sila sa pagbili ng mga palay na nasa 33 pesos hanggang 34 pesos kada kilo. Lalo na't ang wholesale price nito ay abutin sa mahigit 2,000 kada 50 kilo bawat sako o 52 pesos kada kilo. Dagdag pa ang kanilang itutubo na magiging malaking problema sa mga consumer. Ang Industrial Estate at Golden City Business Park ang dalawang major rice trading center sa Luzon. At tulad sa naunang pangako ng Marcos Administration, isinusulong sa mababang kapulungan ng Kongreso ang pagtatayo ng karagdagang post-harvest facilities sa mga rice-producing provinces. Inaasahang ito ang magiging daan para mas mapalago ang produksyon ng bigas at iba pang mga agri-crops sa mga lalawigan. Report mula kay Vin Pascua. Isang panukalang batas ang inihain sa Kamara na naglalayong magtayo ng dagdag na post-harvest facility sa mga palay-producing provinces. Sa ilalim ng House Bill 7711, aatasan ng panukalang batas ang ilang ahensya ng gobyerno na magtatag ng post-harvest facilities. Pangunahing tinukoy ng panukala ang Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform o DAR, Department of Public Works and Highways o DPWH, at Department of Trade and Industry o DTI. Nakasaad sa panukala na kailangan din nilang makipag-ugnayan sa farmers cooperatives upang matukoy ang mga kinakailangang kagamitan at equipment. Ang mga kooperatiba ay bibigyan ng 25 taon para i-amortize o bayaran ang pasilidad ng walang interes. Sa paraang ito, mas tataas ang produksyon ng sektor ng agrikultura, lalo na pagdating sa bigas. Ayon sa research ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMEC, nagdudulot ng 10 to 50% ng kabawasan sa production output ng mga magsasaka ang kawalan ng post-harvest facility. Vin Pascua para sa mata ng Agila, matatag, matapang, pat! Mahigpit na ipinagbawal ng Department of Agriculture o DA ang pagpasok ng poultry products mula sa Netherlands dahil sa pagkakaroon ng bird flu outbreak sa bansa. Sa inilabas na memorandum ng kagawaran, bawal ang pag-angkat ng Dutch wild birds kabilang ang poultry meat at day-old chicks, itlog at similya. Sa ilalim ng memorandum, tatanggapin lamang ang mga shipments galing sa Netherlands na ibinyahe
o kinarga sa pantalan bago inilabas ang kautusan at ito ay sa kondisyon na kinatay na o na-produce ang nasabing mga produkto bago mag-July 9. Sa ulat ng Bureau of National Industry, ang Netherlands ang isa sa mga supplier ng karne sa Pilipinas, kung saan sa unang anim ng buwan ng 2023 ay nakapag-export ang mga ito ng 31.3 milyong kilo ng karne. Paliwanag ng kagawaran, ang kautusan ay inilabas upang maproteksyonan ang kalusugan ng local poultry population laban sa bird flu. Susunod, isa sa anim na pulis na sangkot sa pagkamatay ng isang binatilyo sa Navotas. May dismissal order na pala noong 2020 ayon sa Napolcom. Isa patay habang walo sugatan matapos araruhin ng re-responding fire truck sa Tondo, Maynila. Balitang pulis, susunod na po yan sa mata ng Angela Primetime. Aramina, may dance challenge na magpapaganda sa araw mo. Magandang araw dance challenge. Kitang-kita nga naman bakit gaganda ang araw mo. Kaya sali na sa Magandang Araw Dance Challenge sa TikTok. Magandang araw mula sa Net 25. Hi, I'm Art and I'm PJ. Tara, sumahan niyo kami. Listen to our school's podcast. At pag-usapan natin ang mga issues na mahalaga para sa ating mga teenagers. Let's create art together in Art Academy. Dito lang sa Net 25. Kinumpirma ng National Police Commission o NAPOLCOM na may dismissal order na pala noong 2020 ang isa sa anim na pulis na sangkot sa pagkamatay ng 17 taong gulang na si Jemboy Baltasar. Pinaimbisigan ngayon ang ahensya kung bakit hindi ito naipatupad. Report mula kay Mar Gabriel. Inamin ng NAPOLCOM na pinadidismiss na nila sa serbisyo si Police Top Sergeant Jerry Maliban dahil sa kasong grave misconduct noon pang 2020. Isa si Maliban sa anim na pulis na sangkot sa pamamaril na ikinamatay ng binatilyong si Jemboy Baltazar na biktima ng mistaken identity sa Navota City. Yung decision sometime in February 2020, kasagsagan ng COVID, bumaba ito noong November 2020. Nag-file yung abogado niya ng motion for reconsideration. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairman Attorney Alberto Bernardo, pinaiimbestigahan niya na kung bakit hindi na ipatupad ang dismissal order ni Maliban. Bagaman may Supreme Court decision daw noong 2018 na nagsasabing hindi maaaring alisin sa serbisyo ang mga pulis na naghain ng motion for reconsideration, may inilabas naman daw na memorandum circular ang NAPOLCOM noong 2019 na naguutos na kailangang ipatupad ang lahat ng dismissal order. Sinabi ng legal service na nag-apologize kasi nga kasagsagan daw na hindi nila nakita yung papeles. Ito kasama rin sa iniimbestigahan natin. Kilala nyo naman ako, malupit din ako sa tulisan. Kaya kung merong anomalya dito, kakalusin ko, pero bigyan lang natin ng due process. Ayon kay Attorney Bernardo, nasa 27 kaparehong kaso pa ang hindi nila maipatupad sa ngayon dahil sa usaping legal. Sa datos ng PNP, mula nang maupo sa pwesto si Pangulong Marcos noong July 1, 2022 hanggang nitong Agosto 2023, umabot na sa 2,304 na mga pulis ang napatawan ng administrative sanction. 583 dito ang tinanggal sa serbisyo, 129 ang demoted, 978 ang suspendido, habang 424 ang na-reprimand. Mar Gabriel, para sa mata ng agila. Matatag, matapang, matapat.
At kaugnay niyan, posibleng madagdagan pa ang kaso ng anim na pulis dahil sa hindi pagbubukas ng kanilang body camera habang sila'y nasa operasyon. Ayon kay Navotas City Police Chief Colonel Alan Umipig, hindi naman nagkulang ang ahensya sa pagpapaalala na i-full charge ang kanilang mga kamera tuwing magsasagawa ng operasyon. Makatutulong ang mga body-worn cameras upang matiyak ang transparency at yung pananagutan na rin sa mga operasyon, lalo na kapag sinusuri ang pagsasagawa ng mga pagsalakay o di kaya'y pag-aresto. Aabot naman sa 21 biktima ng human trafficking ang inailigtas na mga tauhan ng Naval Forces Western Mindanao. Sa pantalan po yan ng Bonggao, Tawi-Tawi. Batay sa ulat ng Naval Forces, 13 sa mga biktima ay nakatakdang yatid sa Malaysia sa pamagitan ng isang bangkang demotor na walang kukulang dokumento. Ang natitirang 8 sa mga biktima ay lula ng isang passenger ferry mula sa Zamboanga City patungong Sitangkay sa Tawi-Tawi. Nanakadaong po yan sa Port of Bonggao. Ang mga biktima ay planong idaan sana sa backdoor channel patungong Kota Kinabalu sa Malaysia at sasalubungin naman ng isang nagngangalang Paasi at Rosalinda Sonor. Sa ngayon, isa ilalim sa profiling at documentation ng mga nasagip ng mga biktima bago ilagay sa kusodiya ng Ministry of Social Services and Development para sa kaugulang disposisyon. Isa pa tayo at 8 ang sugatan matapos araruhin ng responding fire trucks dyan po sa Tondo, Maynila. Si Jim Tihano sa Balita. Patong-patong na kaso ang kakaharapin ng 27-anyos na lalaki na kinilalang si Rodolfo Pineda. Miyembro at driver ng Smokey Fire Volunteer matapos na aksidenteng araruhin ang mga tao sa isang eskinita sa P. Herrera 1st Street sa Tondo, Manila kahapon. Sa CCTV, kita ang bahagyang pagminor ng fire truck. Subalit kalaunay umarangkada at nagtuloy-tuloy hanggang sa salpukin nito ang mga taong nasa gilid ng daan. Sa inisyal na report, re-responde sana ang naturang fire truck. Subalit hindi na ito umabot sa lugar kung saan may sunog malapit sa pinangyarihan ng insidente. Kinumpirma ng Manila District Traffic Enforcement Unit na isa ang namatay habang 8 ang kumpirmadong nasugatan. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, kinilala ang nasawing si Violeta Estabilo, 62 anyos. Habang nagtamo ng injury sina Irene Ang, 67 anyos, Reynaldo Caspe, 61 anyos, Harem Yap, 21 anyos, Gabriel Yap, 21 anyos, Audrey Bautista, 16 anyos, Josh Benjamin Guarin, 20 anyos, at Jocelyn Acosta, 52 anyos, maging ang isang 8 taong gulang na bata na kapwa mga residente sa nasabing lugar. Sa ngayon, patuloy na nagpapagaling ang mga nagtamo ng injury sa magkakahiwalay na ospital sa Maynila. Samantala, tinatayang nasa 50,000 halaga ng ari-arian ang nasunog at nasa 5 kabahayan ang napinsala. Umakyat sa 2nd alarma ang sunog dahil sa masikip ang lugar kaya kinailangan ng karagdagang pwersa ng pamatay sunog. Pasado 6 naman ang ideklarang fire out ang sunog. Patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad ukol sa magkasunod na insidente kahapon ng hapon. Jim Tihano, para sa mata ng Agila, matatag, matapa, matapa. Sa iba pa ang balita, patay ang isang minor de edad makaraang tamaan ng kidlat habang naliligo sa dagat sa lalawigan ng Quezon. Si Alan Llaneta sa balita. Nasawi ang isang 11-anyos na batang lalaki makaraang ito'y tamaan ng kidlat habang naliligo sa dagat sa barangay Dalahikan dito sa Lucena City kahapon. Sa ulat ng Lucena PNP, pasado 3 ng hapon, nang mangyaring insidente sa kasagsagan ng biglang pagbuhos ng ulan sa Lucena at katabing lugar, dulot pa rin ng pag-iral ng thunderstorm. Kinilala ni Lucena City Police Chief Lieutenant Colonel Ruben Ballera ang biktimang si John Alexander Lagrason Balon, grade 5 student at residente ng nasabing barangay. Sa pahayag ng ina ng biktima, kasalukuyang naliligo sa dagat ang kanyang anak nang biglang gumuhit ang sunod-sunod na matatalim na kidlat at tinamaan ito. Isinugod pa sa ospital ang bata, subalit diniklara itong dead on arrival ng mga doktor dahil rin sa tinamong mga paso sa katawan at electric shock dito. Alan Llaneta, para sa Matanang Agila, matatag, matapang, matapat. Aresado naman ang isang lalaki na sinita dahil sa paninigarilyo sa labas ng mall sa Fairview, Quezon City matapos siyang mahulian ng marijuana at may 2 baril sa bag. Ang suspect, aminado naman sa kasalanan, si Erlo Bringa sa balita.
Sinita ng mga tauhan ng QC Task Force Disiplina ang lalaki niyan matapos manigarilyo. Pero kanila itong inaresto kalaunan sa labas ng isang mall sa Barangay Pasong Puti, Quezon City. Nakuhanan kasi ang suspect ng baril at marijuana. Kinilalang suspect na si Romulo Palaypay, 39 anyos. Ayon sa mga pulis, kukunin sana ng suspect ang ID nito sa bag dahil titigitan na sana ng biglang lumitaw ang sachet ng marijuana. Titigitan nila at hinanapan ng documents. Nung kukunin na yung NBI niya sa bag, pagdukot niya nung kanyang nung NBI sa bag, napasama itong dried marijuana. O kaya naristo ng ating kapulisan. Then, nung sinerch nila yung bag, nakitahan pa ng dalawang baril. Nasabat mula kay Palaypay ang marijuana na abot sa 5 gramo. Kasama din sa nasabat ng mga pulis ay ang drug paraphernalia na hinihinalang merong shabu traces. May nakuha din kay Palaypay na 2 kalibre 38 na baril na may bala pero wala itong maipakitang kaukulang papeles. Kiniklaim niya na siya ay security guard pero wala siyang maipakitang mga dokumento na nagpapatunay na siya ay security guard. Sa naging pagsisiyasat pa ng mga pulis, 2 beses na palang nakulong si Palaypay dahil sa mga kasong may kinalaman sa iligal na droga at pagsusugal. Kakalaya lang pala nito noong Mayo. Aminado naman si Palaypay sa paggamit ng marijuana at anya, panggamot niya ito sa kanyang karamdaman. Yung baril po, susurrender ko lang po sa agency yun, kahit sila po yun. Yung marijuana ho? Ginagamit ko po yun for medication po. Papel. May mga papel po yun sir, kompleto po ng papel yun, wala pong ano yun, wala pong illegal dun. Maliban sa naging paglabag nito sa ordinansa ng Quezon City dahil sa paninigarilyo, maaarap rin si Palaypay sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at paglabag sa Firearms and Ammunition and Regulations Act. Earl Obringas para sa Matanag, Agila, Matatag. Matapa. Nasunog naman ang itinuturing na Landmark School o di kaya Antigo na paaralan sa San Carlos City sa Negros Occidental. Ayon kay Chief Inspector Rufino Tanyedo, City Fire Marshal, na lumilitaw sa inisyal nilang imbisigasyon na nagsimula ang sunog sa accounting office ng Colegio de Santa Rita bago ito tuluyang kumalat sa buong gusali. Napinsala ang mga silid-aralan sa second at third floor na naturang pamantasan. Tinatayang aabot sa 18 milyong pisong halaga ang pinsala nito. Wala namang naiulat na nasawi sa naturang insidente. Nabatid na noong pang 1934, itinayo ang nasabing gusali at karamihan sa mga gamit nito ay gawa sa kahoy. Mula sa National Bureau of Investigation o NBI, nakapiit ngayon sa quarantine facility ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, yano sa Payatas, Quezon City, ang TV host at news personality na si Jay Sonsa o Jose Yumang Sonsa sa tunay na buhay. Itong kinumpirma ni BJMP spokesperson Jerex Bustinera at sinabing ang paglipat kay Sonsa sa BJMP ay pagtugon umano ito sa commitment order na nasabing kawanihan. Una nang inaresto si Sonsa na matauhan ng Bureau of Immigration noong July 18, 2023 sa NAIA Terminal 3 dahil sa kasong estafa at large-scale illegal recruitment habang palabas siya na siya sa bansa. Mula BI ay nailipat si Sonsa sa NBI na kinumpirma naman ni NBI Assistant Director Glenn Ricarte. Susunod, pagpapakita ng negative COVID-19 test results hindi na kailangan sa 2023 bar exam. At 8 hanggang 11 bagyo aasahang papasok sa Pilipinas sa taong kasalukuyan. Ang detalye sa pagbabalik po yan ng Mata ng Agila. Prime Time. Abangan sa Counterpoint. It's a tough world. One day you're the star, next day you're not. Attorney Sal Panel at multi-talented actor Eric Quizon sa Counterpoint tuwing Miyerkules alas 10:30 ng gabi dito
sa Net25. Tinitingnan kita ngayon, chinito ang yes. Tawag sa mga ganyan, maputi na singkit. Eh yung may team na ano, na singkit, anong tawag doon? May segue ka sa joke, attorney ha. Ano ba kung anong tawag doon? Ano attorney? Prinito. Prinito. Hello, security. Miss! Bakit? Wala akong ginagawa. Si Best Actress Awardee Woo Jin-yan. Kailangan pa bang makipag-bargain para mahuli ang puso nyo? Abangan this September sa Net25. Sa ating mga balita, pinasisibak na sa pwesto ng PNP Internal Affairs Service ang Chief of Police ng Navota City Police na si Colonel Alan Umipig at 11 iba pa kaugnay sa operasyon na nagresulta sa pagkamatay ni Jemboy Baltasar. Ang nasabing numero at opisyal ay hiwalay sa nauna ng nakasuhan sa nasabing krimen. Ayon kay Inspector General Attorney Alfegar Triambulo, na-discovery nila na inutusan ni Colonel Umipig ang team leader na tanggalin sa kanilang report ang 11 pulis na kasama sa operasyon. Dahil dito, ipinag-utos na rin ni Triambulo ang pagsasampa ng kasong dishonesty at command responsibility laban kay Umipig. Inatasan na rin ng IAS si NCRPO Director Police Brigadier General Melencio Nartates na i-relieve sa pwesto si Umipig. Pinasasampahan na rin ang kasong administratibo ang 11 pulis dahil sa pag-abandona sa biktima na malinaw na paglabag sa police operational procedure. Samantala, nasa summary dismissal stage na ang kasong grave misconduct na una nang isinampa laban sa 6 pulis. Umapela ang ilang mga senador sa mga kapwa nilang mambabatas na huwag nang palakihin pa ang isyu ng turuan sa kung sino ang nangako sa China na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Binigyang diin ng mga mambabatas na ang sidewar lamang ito ng China at magiging sanhi lamang ng pagkakawatak-watak ng mga Pinoy. Si Mian Corvera para sa report. Tinawag na makapili o traidor ni Senador Jinggoy Estrada si dating presidential spokesman Rigoberto Tiglao. Yan ay dahil sa aniyang pagpapakalat ng fake news nang sabihing si dating Pangulong Joseph Estrada umano ang nakipagkasundo sa Chinese government na alisin ang sumadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Estrada na hindi niya maintindihan bakit kailangan magpakalat ng maling impormasyon at mga kasinungalingan ni Tiglao ngayong matindi ang ginagawang pambubuli ng China na itinuturing na kaibigan ng Pilipinas. Kung bakit kailangan magpakalat ng ganitong kasinungalingan, kung kailan pa ulit-ulit ang pambubuli sa atin ng bansang itinuturing nating kaibigan. Ang katagang binitawan ng batikang aktor na si John Arcia sa kanyang pagganap sa pelikula bilang si General Luna ay tila nababagay kay Mr. Tiglao. Ang sabi niya, may mas sakit tayong kalaban, ang ating sarili. Ipinagtanggol ni Estrada ang dating Pangulo at iginit na maraming beses nang napatunayan ng kanyang ama ang pagdepensa at ipinagtanggol ang soberenya ng Pilipinas kahit pa sa mga terorista. Maaari nating sabihin, ang BRP Sierra Madre ay isang pambansang sagisag ng matapang na pantindig at hindi pagyuko ng Pilipinas sa kabila ng pananakot at pang-api. Sa kabila ng kalumaan, kawalan ng maayos na suporta at pagdaan ng maraming dilubyo, nananatili itong nakatayo at matatag. Para kay Senator Francis Escudero, hindi na raw dapat palakihin pa ang isyu. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos Anya ay nagsalita na at tiniyak na walang anumang pinasok na kasunduan ng gobyerno at hindi nagbigay ng anumang commitment para alisin ang BRP Sierra Madre.
Iminungkahi naman ni Escudero na maglaan ang Senado ng 100 million pesos na pondo para sa konstruksyon ng pasilidad sa Ayungin Shoal. Ito ang magsisilbing lodging area ng mga sundalo at mga mangisdang mapapadpad doon lalo na kapag masama ang panahon. That should have put an end to this issue. Ang nakakalungkot, Mr. President, tayo-tayo na yung nag-aaway dahil nagre-react, nagtuturo at nagsisisihan dahil sa sinabi ng maituturing nating katunggali sa isyong ito kaugnay ng West Philippine Sea. Huwag nating payagan at pahintulutan na mangyari ito sa pagitan nating mga Pilipino. Nagkakaisa tayo dapat kaugnay ng posisyon, panindigan at prinsipyo natin sa bagay nito at hindi tayo-tayo dapat nag-aaway-aaway at nagtuturuan. Sinusuportahan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang posisyon ni Escudero. Sabi ni Zubiri, sidewar lang ang ginagawa. They try to come up with a statement that will make us fight internally. It's sidewar. We should not succumb to the psychological warfare. Dapat nagkakaisa po tayo na sumuporta sa ating Navy at sa ating Coast Guard at sa ating soberenya sa West Philippine Sea. All Filipinos should rally together. Si Senador Robin Padilla umapila sa kanyang mga kapwa mambabatas na pondohan na ang konstruksyon ng mga pasilidad sa Pag-asa Island. Nitong August 11, bumisita si Padilla sa isla kasama ang kanyang may bahay para personal na tignan at alamin ang sitwasyon ng mga kababayan doon ngayong tumitindi na naman ang pambubuli ng China. Napakalaki ng pag-asa sa Pag-asa. Alam naman po natin ito. Lahat ng lugar kung iiwang nakatiwangwang at walang nakatira, titirhan po yan at titirhan ng mga squatter. Sa kaso po natin, ang mga banyagang squatter, hindi natin kayang sipain ng pwersahan. Ang pinakamainam po sa lahat ay punuin natin ito ng mga Pilipinong maninirahan sa islang tinatawag nating atin. May encore Vera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Posibleng hanggang sa Setyembre na lang umabot ang natitirang supply ng bivalent COVID-19 vaccine, kaya naman umaapila ang Department of Health sa publiko na magpabakuna na. Ayon pa sa kagawaran, kung dati pang third dose booster lang ang bivalent vaccine, ngayon pwede na ito kahit pang first o second dose. Si Madeline Villar Moratillo sa balita. Hinikayat ng Department of Health ang publiko na samantalahin ang pagkakataon at magpabakuna na dahil malapit nang maubos ang kasalukuyang supply ng bivalent COVID-19 vaccine sa bansa. Ayon kay DOH spokesperson at Undersecretary Eric Tayag, 69% na ng 370,000 doses ng bivalent vaccines ang naiturok na. Katumbas ito ng 269,000 individual na naturukan ng nasabing bakuna. Nanawagan po doon sa hindi pa nagpapakunahan. Baka maubos na po. So, kailangan na magpa-list na lang po kayo at bumina sapagkat pag naubos po yun ay wala. Yung susunod po ay mag-aantay po sa inyo. Sa Enero ng 2024 pa ang expiration date ng mga nasabing bakuna, pero sa pagtaya ng DOH, posibleng hanggang sa Setyembre na lang umabot ang natitirang supply. Ayon kay Tayag, bagamat nauna nang nakipag-ugnayan ng gobyerno ng Pilipinas sa COVAX facility para sa mga karagdagang donasyong bakuna, wala pang petsa kung kailan ito darating. Nasa 1.5 hanggang 2 milyong doses anya ito ng bivalent vaccines. Naniniwala si Tayag na malaking bagay kaya dumami ang mga nagpaturok ng bivalent vaccine ay dahil pinayagan na rin itong maibigay maging sa mga merong comorbidities bukod pa sa mga health workers at senior citizens. Inanunsyo rin ang opisyal na kung dati ay pang third booster lang ang bivalent vaccine, ngayon pwede na ito kahit bilang first o second dose. Binigay na rin natin yung bakuna sa mga kababayan natin kung ito ay first or second booster nila. Sapagkat nung nag-umpisa tayo, binibigay naman natin yung third booster, 4 na buwan matapos yung 7 booster. Sa Region 2, naubos na anya ang supply ng bivalent vaccine na una nang ibinigay sa kanila ng DOH. Nagpaalala rin ang kagawaran na hindi pa tapos ang pandemya dahil nariyan pa rin ang COVID-19 kaya hindi dapat na maging kampante ang publiko. Pinakamabisa pa rin proteksyon na rito ay magpabakuna at magpaturok ng booster dose. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.
Hindi na oobligahin ng Korte Suprema na magpa-COVID test ang mga sasalang sa bar exam sa darating na Setyembre. Pero hinimok pa rin nilang maging fully vaccinated ang mga ito. Si Vin Pascua para sa report. Hindi na kailangan ang antigen test o COVID-19 test result para sa mga kukuha ng bar examination sa September. Batis anunsyo ng Korte Suprema, hindi na kailangang magpakita ng negative reverse transcription, polymerase chain reaction o RT-PCR para makapag-exam. Gayunman, hinimok pa rin na maging fully vaccinated ang mga examinees. Habang ang mga may sintomas ng nasabing virus ay daraan muna sa assessment ng medical staff at maaarin pa rin kumuha ng exam subalit ilalagay sa isolated testing rooms. Pinayuan din ang examinees na magdala ng laptop na may naka-install na Exemplify version 3.3, isang printed copy ng Notice of Admission, printed copy ng Honor Code, Health Liability Waiver at iba pang undertakings para sa 2023 bar examinee. At packed lunch food at eating utensils. Ang sinumang mabibigong dalhin ang mga requirements ay posibleng hindi papasukin sa testing center. Vin Pascua para sa mata ng Agila, Batatag, Matapang, Tapat. Isang kasunduan ang nilagdaan ng Metro Manila Development Authority o MMDA at Department of Education o DepEd Division sa Makati City. Ito'y para bigyang aral ang mga estudyante laban sa mga masamang idudulot ng paninigarilyo. Gayon din ang paggamit ng vape at tamang pagtugon sa mga kalamidad o sakuna. Sir Lubringas sa Balita. Upang makapagbigay ng lecture seminar tungkol sa anti-smoking, anti-vaping, basic first aid at disaster management sa mga estudyante sa Makati City, lumagda sa isang memorandum of agreement ang MMDA at DepEd Division Office ng Makati City. Ayon kay MMDA Acting Chairman Roman Duartes, bagay ito ng kanilang paraan para makapagbigay kaalaman sa mga mag-aaral patungkol sa epekto sa kalusugan ng paninigarilyo, paggamit ng vape, maging ang epekto ng tinatawag na second-hand smoke. Magiging susian niya ito para magkaroon ng smoke-free at healthy environment sa mga paaralan. Sinabi pa ni Artes na magiging matagumpay ang inisyatibo na ito sa pamamagitan ng aktibong partisipasyon ng school community sa pagtukoy ng problema at para mahanapan ito ng posibleng mga solusyon. Ang MMDA Health Public Safety and Environmental Protection Office ang nakatakdang mag-facilitate at magbigay ng lecture and discussion sa mga kabataan. Bukod dito, magkakaroon din ng orientation tungkol sa anti-littering, kasama na rin ang basic first aid and disaster management for incident para sa sunog, pagbaha at lindol. Face-to-face ang magiging discussion at merong 50 students per session at school na kung saan merong junior at senior high school students. Tatagal ang nasabing programa at proyekto sa pagtatapos ng June 2025. Earl Obringas para sa Matandang Agila, Patatag, Matapang, Matapat. Nagbabala ang Climate Change Commission sa inaasahang pagtaas ng init ang temperatura o pagkakaroon ng heat wave sa mga susunod na buwan sa bansa. Sa harap nito, hinikayat ng CCC ang lahat ng stakeholders na tumulong sa paglaban sa climate change at patatagin ang disaster at climate resilience ng Pilipinas. Si Celine Dorado para sa report. Nanawagan ng Climate Change Commission o CCC sa mga stakeholders na makipagbayanihan sa pagsugpo sa climate change at patatagin ng disaster at climate resilience sa bansa. Sa isinagawang Asian Conference on Climate Change and Disaster Resilience, hinimok ni CCC Vice Chairperson and Executive Director Robert E. A. Borge ang lahat ng stakeholders na makiisa sa naturang krisis na kinakaharap hindi lamang ng bansa kundi ng buong mundo. Idiniin ni Borge ang pagiging climate and disaster vulnerable ng mga bansa sa Asia at ang pangangailangan ng Pilipinas na ikampanya ang climate change sa implementasyon at development planning sa ekonomiya ng bansa. Patuloy na nararamdaman ng mundo ang epekto ng climate change. Kaugnay nga nito, nagbabala ngayon ng Climate Change Commission sa inaasahang pagtaas ng init ng temperatura o ng heat wave sa mga susunod na buwan. Bukod pa rito, binalaan rin ng publiko sa matagal na pagbuhos
pagbuhos ng ulan at flash floods na posibleng makaapekto hindi lamang sa pang-araw-araw na pamumuhay, kundi maging sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Celine Dorado para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Dalawang paaralan sa Albay ang ipasasara dahil malapit ito sa 6-kilometer permanent danger zone sa Bulkang Mayon. Pinag-aaralan na ng Department of Education o DepEd na magpatayo sa ligtas na lugar ng panibagong paaralan kung saan ililipat ang mga apektadong guro, kagamitan at mga mag-aaral. Si Jim Tejano sa Balita. Kinumpirma ng Department of Education Region 5 ang pagpapasara ng dalawang paaralan sa Albay na sakop ng 6-kilometer radius permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Sa inilabas na kautusan ni Regional Director Gilbert Sadsad sa mga division offices, mandato ang pagpapasara sa Kalbayog Elementary School sa Malilipot, Albay at Magapo Elementary School sa Tabaco City dahil sa patuloy na banta ng Bulkang Mayon at bilang bahagi na rin ng pag-iingat sa mga mag-aaral. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng kagawaran na magpatayo sa ligtas na lugar ng panibagong paaralan kung saan ililipat ang mga apektadong guro, kagamitan at mga estudyante. Tinatayang nasa 2,000 mag-aaral at 100 guro ang apektado ng pagsasara ng dalawang pampublikong eskwelahan sa nasabing probinsya. Samantala, higit 600 paaralan naman sa Pangasinan ang inihahanda na para sa pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Kaugnay pa rin ito sa Brigada Eskwela bilang bahagi sa paghahanda sa darating na pasukan ngayong Agosto. Habang halos 378 estudyante ang papasok sa iba't ibang pampublikong paaralan sa nasabing probinsya. Sa kabilang dako, batay sa tala ng DepEd, nasa 1.77 billion na halaga ang naging pinsala sa sektor ng edukasyon kung saan 479 ng mga paaralan ang nasira dulot ng mga nagdaang bagyo. Kabilang na dito ang Cordillera Administrative Region, National Capital Region, Region 1, Region 2, Region 3, Calabarzon, Mimaropa, Region 5 at Region 8. Jim Tejano, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Nasa 50 Filipino teachers sa Maui, Hawaii ang hinahanap ng Philippine Consulate upang matiyak na ligtas ang mga ito at malayo sa bayan ng Lahaina kung saan nagsimula ang wildfires. Sinabi ni Department of Foreign Affairs o DFA Undersecretary Eduardo De Vega, inatasan na nila ang Philippine Consulate General sa Honolulu na magbigay ng financial assistance sa mga guro na nakapasok sa Maui dahil sa J-1 visas. Ang J-1 visa ay ibinibigay ng Amerika sa mga banyaga na nasa Work and Study Base Exchange and Visitor Program. Handaan niya ang DFA na tulungan ang mga guro sa sandaling naisin nilang bumalik sa Pilipinas. Sa iba pang balita, 8 hanggang 11 bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga natitirang buwan ng 2023. Sinabi pa ni Pag-asa Weather Specialist Chris Perez, 2 o 3 pa ang inaasahang bagyo na dadaan sa bansa ngayong buwan ng Agosto. Ganoon din ani ang bilang ng bagyong inaasahan sa buwan ng Setyembre at Oktubre, habang 1 hanggang 2 bagyo naman ang posibleng pumasok sa buwan ng Nobyembre at Disyembre. Anya, ang mga bagyong tatama sa bansa sa mga huling buwan ng taon ay posibleng hindi direktang tumama sa kalupaan ng bansa. Nananatiling ligtas ang bansa mula sa bagyo o iba pang mga sama ng panahon tulad ng Low Pressure Area o LPA. Batay sa pahayag na Pag-asa, habagat pa rin ang sanhinang dagli ang pagulan sa Visayas, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Albay, Sorsogon at Masbate. Habang kombinasyon ng localized thunderstorm at habagat ang nagdadala ng biglaang pagulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Nananatiling katamtaman hanggang maalon ang karagatan, subalit wala namang nakataas na gale warning. Mahina pa rin ang epekto ng habagat, kaya ramdam ang mataas na temperatura na naglalaro sa 26.4 to 32.7 degrees Celsius. Lumubog ang araw, alas 6:19 ng dapit hapon at sisikat, alas 5:42 ng umaga bukas. Abanga! 10 hanggang 20 biktima ng wildfire sa Hawaii, asahan kada araw matapos umabot sa halos 100 ang patay sa malaking sunog. Panibagong demanda laban kay dating US President Donald Trump inaasahan. Balita abroad sa pagbabalik ng Mata ng Agila,
Prime Time. Oh yes, ang prank videos na Oh No, It's The O, million na ang nakakapanood. 100.8 million views. 20.4 million views. Oh no! 475.1 million views. Bakit ako? Bakit ako? 998.2 million views. Anong bansa ang bawal ang cesarean? Ano? Oh, sige, 1 2 3. Oh no, it's a prank. Pero ma-achieve din natin yan basta patuloy lang ang pagsuporta at panonood ninyo ng Oh No, It's P.O. Pero Only with Joey De Leon tuwing Sabado 8 PM sa Net 25. It's P.O. It's me. Balita naman sa labas ng bansa, asahan ang mas maraming bilang ng mga namatay sa wildfire sa Maui, Hawaii. Ayon kay Hawaii Governor Josh Green, nasa 10 hanggang 20 biktima ng wildfire pa ang madidiskubre kada araw. Batay sa assessment, posibleng umabot sa $5.52 billion ang kakailanganin para muling makabangon ang naturang lugar. Nasa higit 2,000 istruktura ang nawasak sa malaking sunog. Iniulat ng Konsulado ng Pilipinas sa Honolulu na nadadagdagan pa ang bilang ng tawag at emails na kanilang natatanggap na humihingi ng tulong para mahanap ang mga nawawalang miyembro ng kanilang pamilya dahil sa wildfire sa Maui Island sa Hawaii. Sinabi ni Consul General Emilio Hernandez na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad kaugnay dito at inabisuhan ang mga ito na magpadala ng kanilang queries para ma-access sa mga organisasyon na makakatulong sa paghahanap ng kanilang nawawalang miyembro ng pamilya. Sa ngayon, hamon pa rin para sa konsulada na makakuha ng wastong listahan ng nawawalang mga Pilipino at PhilAm na napaulat na nawawala. Blanco pa rin ang Department of Foreign Affairs o DFA kung may mga Pilipinong kabilang sa mga nasawi sa wildfire sa Maui Island sa Hawaii. Kaya ipinayo ni Foreign Affairs or DFA Assistant Secretary Paul Cortez sa mga may nawawalang kamag-anak na magsumite ng DNA sample para masuri kung ang mga kamag-anak nila ay kabilang sa nasawi sa naturang wildfire. Labis din umano silang nahihirapan dahil walang breakdown na ibinibigay ang gobyerno ng Hawaii kung anong mga lahi o nationality ang mga nasawi. Gayunman, inihayag din ng tanggapan na mayroong mga Pinoy ang nakaligtas mula sa wildfire. Ang mga ito na mayroong J-1 visa na kwalipikado sa Visa Exchange Visitor Program sa Amerika at nananatili roon ng 2 hanggang 3 taon ay kasalukuyang nasa shelters at inaaruga ng Hawaii at US government. Pagkakaluban din ang mga ito ng ayuda ng pamahalaan at nakahanda rin silang ilikas sakaling humiling sila ng repatriation. Base sa census ng Estados Unidos, umaabot sa 388,000 Pinoy ang nasa Hawaii. Sa iba pang balita, nasa 30 kataong nasawi sa naganap ng mudslide sa isang minahan sa northern Myanmar. Marami rin ang naiulat na nawawala sa Kachin State, ang lugar kung saan talamak ang jade mining. Naganap ang aksidente bunsod ng ilang araw na walang tigil na buhos ng ulan. Nagpresenta ng ebidensya sa grand jury ang mga prosecutor na nag-iimbestiga kay dating Pangulong Donald Trump. Kaugnay sa kanya umano nga pagsisikap na baligtarin ang resulta ng 2020 election sa estado ng Georgia. Ito na ang ika-4 na kaso laban sa 77 anyos na Republican ngayong taon at inaasahang magiging daan sa first televised trial ng dating Pangulo. Ayon kay Georgia State University political analyst Anthony Chris, asahan ng demanda na unlawful conduct laban kay Trump at sa kanyang co-defendants. Inaasahan naman ng mga judicial analysts ang paghahain ng sakdal bago matapos ang Martes. Dahil sa posibleng pag-iisahin na lamang ni Atlanta Area Prosecutor Fannie Willis ang alegasyon laban kay Trump at mga co-defendant. Ang iba pa mga balita sa pagbabalik po yan ng Mata ng Agila Primetime.
panahon ng kalamidad, sakuna at trahedya, maraming grupo at individual na lumalabas para tumulong sa kapwa. Kaya kung kayo po ay may kilala, nakakaiba at natatangi ang ginagawang pag-responde sa lipunan, mag-text sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin kayong magpadala ng mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Panahon na para kilalanin natin ang ating mga certified e-responder. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lamang sa Net25. Balik po tayo sa mga balita, mga pamilya na mga missing sa Bungero, Ibinunyag, na inalok sila ng milyon-milyong piso para iatras ang kaso. Samantala, aminado naman ang Justice Secretary na hihina ang kaso dahil sa pag-urong ng ibang pamilya. Moira Encina sa balita. Matapos ang ilang buwan ay muling nakaharap ng mga pamilya na mga nawawalang sa Bungero, si Justice Secretary Spino Mulya at ang mga opisyal ng PNP at NBI ukol sa update sa investigasyon sa kaso. Aminadong ilan sa mga kamag-anak na mga nawawalang biktima na nawalan sila ng pag-asa matapos na iurong ng ilan sa mga pamilya na mga missing sa Bungero sa Manila Arena case ang kaso. Isa sa mga pinanghinaan ng loob, si Ginang Marilyn Hermar na nanay nawawalang si Glenn Arzen. Kumbinsido si Aling Marilyn na konektado ang lahat ng mga kaso na mga nawawalan sa Bungero kaya nababahala sila sa magiging epekto nito sa buong kaso. Iisa po ang pinagmula, kaya kung may isa pong malutas na kaso, malulutas din po yung kaso namin. Sobrang sakit po kasi talagang sila yung isa-isa nila kami kinausap na walang aatras, talagang laban kung laban tayo. Tapos nagulat na lang po kami, sabi umatras nga daw po. Ikinalungkot din ni Ginang Maria Cristina Ignacio, asawa ni Mark Joseph, ang desisyon ng ilan sa mga pamilya na naghimok pa sa kanila noong una para ilaban ng kaso. Nagulat na lang kami na kung bakit na sa kanila lang kami humugot talaga ng lakas noon kasi sa kanila talagang malakas ang ebidensya. Sa amin kasi talagang parang wala eh. Dismayado naman si Ryan Bautista, kapatid ng nawawalang si Michael Bautista na ipinagpalit sa pera na mga umatras ang kanilang nawawalang kamag-anak. Batay umano source ni Ryan, inalok ng 4 milyong piso ang mga umurong na pamilya. Umpisa pa lang po naman, nag-usap-usap na kami na sabi nila ilalaban namin ang gandudo. So bakit ganun na lang po ang ginawa nila? Sinira yung paninindigan nila, inano nila ng pera. Dahil lang ba sa pera, sisira yung paninindigan mo at yung pamilya mong nawawala dahil sa pera, ipagpapalit mo. Ganun lang ba halaga ng pamilya mo? Kinumpirma naman ni Mulya na naghain ng affidavit of assistance ang pamilya ng ilan si Mrs. Bungero para ibasura ang kaso na iniyain laban sa mga sospek sa Manila Arena case. Inamin din ng kalihim na nakapag-areglo ang ilan sa mga kamag-anak at binayaran ang mga ito, gayunman ay maaaring iposige ng estado ang kaso. Kabilang sa mga inalok umano ay ang pamilya ng nawawalang e-sabong master agent na si Ricardo Lasco para iatas ang kaso sa halagang 20 million pesos pero hindi ito tinanggap ng pamilya. Nagkakabayaran at ang world tradition dito, di ba? Sa ibang bansa ang tawag dyan blood money. Pero sinasabi nga natin, ang estado, kung tutusin, pwede niya ituloy yan. Ba't hindi? Aminado si Remulia na makapaghina sa kaso ang pag-urong ng ibang pamilya lalo't walang masyadong development sa investigasyon sa ibang missing sa Bungero case. So it gives throws us into a quandary as to how to handle it. That's why the instinct is really to see where everybody is and to look at the police and what they're doing so we know if we will stand by them or we will have to reorganize the investigation. As it stands because there seems to be very, very little progress going on. Moira Encina para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapang. At sa mga papunta ng Metro Manila at mga uuwi ng probinsya, aba, may bagong branch ng Banmi Kitchen sa Philippine Arena. Tiyak nagiginhawa ang inyong mga biyahe kapag natikman ninyo ang mga masasarap na authentic Vietnamese dish ng Banmi, lalo na ang kanilang breads at kanilang mga juice. Si Mark De La Rosa para sa detalye. Mahaba o maikling biyahe man, siguradong tanggal ang pagkabagot at gutom nyo sa North Luzon Express Terminal Exchange sa complex ng Philippine Arena. Dahil kamakailan lang, binuksan na rito ang go-to snack ng mga Pinoy na may hilig
sa authentic Vietnamese dishes. We are celebrating the grand opening of our second branch here in Philippine Arena, Banh Mi. Our first branch is in Central Avenue. Practically, Banh Mi is a fusion of Filipino and Vietnamese food. We wanted to venture here in Banh Mi because Banh Mi is a newly franchised restaurant here in the Philippines, currently having 70 branches. So yes, we wanted to try a new taste and a new feel for our customers. Sa mga pupunta ng Maynila o uuwi ng probinsya, the best ang stopover dito for a quick snacks fix after a long day travel. So maraming options available in Banh Mi Kitchen Bistro. It's not just Banh Mi, it's the Vietnamese sandwiches. Meron din kaming spring rolls. So our best sellers are our classic Banh Mi. We also have our lemongrass, pork, and the Wagyu Tapa. And if someone's looking for a healthier or vegan option, we have our meatless falafel Banh Mi as well. Ang mga sandwich na yan, best paired para sa kanilang mga pamatid uhaw. We have refreshing juices available for everyone, and the coffee is really great as well. Has a bit of a buzz, so if you need that extra energy, especially here when you're traveling. Hindi lang daw travel enthusiasts na magagawi sa lugar ang makatitikim ng comfort food na ito. We're currently the only branch here in Bulacan, and we are partners with Foodpanda and Grab, so order up. I want to say thank you to Net25 for always supporting at our grand openings, and yeah, yes, maraming salamat. Thank you, Net25. Mark De La Rosa para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Sa iba pang balita, walang dapat na ikabahala sa pagbagsak ng piso kontra dolyar dahil kakarampot lang ito ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Dagdag pa nito, maliit lang ang inihina ng piso kumpara sa yen ng Japan, baht ng Thailand at won ng Korea. Ang iba pang detalye sa report ni Vin Pascua. Pinawi ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pangamba ng publiko sa paghina ng piso kontra dolyar. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona, maliit lamang ang paghina ng Philippine peso kumpara sa mga kapitbahay na bansa. Sa loob kasi ng 2 linggo, 2.10 pesos na ang ibinagsak ng piso kontra dolyar. Sa record, sa panimulan ng Agosto ay 54.77 pesos to $1 ang palitan. At kahapon ay lumakas ang US dollars sa 56.78 pesos kada isang dolyar. Ibinida rin ni Remolona na mas malakas pa rin ang piso sa Monday Forex kumpara sa naging palitan noong Oktubre 2022 na halos sumampa sa 60 pesos ang kada isang dolyar. Ipinaliwanag naman ng BSP Governor kung bakit humina ang piso at ito anya ay dahil sa interest rate hike na ipinatupad ng US Federal Reserve at ang pagbaba ng rating na ginawad ng Fitch sa Pilipinas. Dagdag pa ni Remolona na maliit lamang ang inihina ng piso kumpara sa yen ng Japan, baht ng Thailand at won ng Korea. Upang hindi na tuluyang bumulusok ang piso kontra dolyar, nire-remedyohan na ng BSP ito. Sa Webes, Agosto 17 ay magpupulong ang Monetary Board para agapan ang paghina ng piso lalo na at papasok na ang bear months. Vin Pascua para sa mata ng Agila. Batatag! Matapang! At sa ating pong balitang sports, ito good news ha. Idineklara ang medically fit si Kai Soto para makapaglaro kasama ang Gilas Pilipinas sa gaganaping FIBA World Cup. Kung kailan, 10 araw na mag-host po ang Pilipinas. Ayon kay Samahang Basketball ng Pilipinas, President Al Panlilio, kasama na rin ang 7'3 center sa mga pagsasanay ng koponan. Dahil dyan, matapos na po ang spekulasyon kung makakasali sa biggest sporting event, itong si Soto. At welcome development din ito sa mga fans na nais siyang makapaglaro. Una na ang kinwestiyon ng availability ni Soto para sa World Cup dahil sa tinamuho niyang back injury nang lumawak po siya sa NBA Summer League. Isa sa inaalala ngayon ay ang fitness level, hindi lamang ni Soto kundi maging ang buong Gilas team. Bago ang inaabang ang Global Spectacle, may nakatakda pang pocket tournaments ang Gilas. Laban po yan sa Ivory Coast, Montenegro at Mexico sa mga susunod pang araw. Unang makakalaban ho ng Gilas ang Dominican Republic sa August 25. Siyempre, saan pa? Dito sa 55,000-seater Philippine Arena. Sa Bulacan po yan ha, kung saan target ng mga organizer na ma-break ang record. Sa may
pinakamaraming attendance sa FIBA World Cup game. Paano kami? Sa pamamagitan naman ng kanyang Instagram account, nanawagan si Corina Sanchez sa lahat ng fur parents at sa mga wala pang alagang aso na pwede na pong i-adopt ang kanyang mga rescue dogs. Sa ngayon, umaabot na po kasi sa mahigit 2,000 na hayop ang nailigtas niya mula sa mga lansangan sa loob lamang po ng ilang taon ng pagiging advocate ng tamang pag-aalaga at pagkalinga sa iba't ibang uri ng mga hayop. Sa latest post ni Corina sa Instagram, ipinakilala nga niya ang ilang aso na handa nang makilala ang bago nilang pamilya. Nabanggit ni Corina na ang dati niyang alagang si Colette ang nag-inspire sa kanya na mag-rescue ng marami pa mga ligaw na aso sa kalye. Mayroon din siyang inupahang shelter sa Pasig City kung saan dito niya dinadala ang mga nare-rescue niyang mga aso. Itinatag din ni Corina ang kanyang advokasya na Adopt a Pet from K. Kaya Corina, isa kang certified e-responder. Gagawa namin yan sa Responde. Galing, Corina. Adopt Dog Shop. Yan. At sundan kahit saan ang ating balitaan sa aming social media platforms. Bisitahin din ang net25.com. At sumayin nyo ang mga maiinit na balita dito sa Mata ng Agila. Ako po si Ricky Matay. Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa ating bansa at iba pang panig ng mundo, ako po si Emma Tiglao. Matatag na dadagitin po ang bawat impormasyon, matapang sa paghahanap ng katotohanan at matapat na magbabalita po sa inyo. Ako po si Alex Santos, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Magandang gabi, Pilipinas kong mahal!